Hello mga boss. Maraming nagtatanong kung patungkol sa pag-operate ng bako. Ito talaga ang ano natin, profession natin. Balik lang tayo sa trabaho natin. Hindi na tayo mag-DIY muna ng cabinet o ano. Mag-iipon muna ng budget. Ngayon, basic lang naman ang ituturo ko sa pag-ano, sa pag-operate ng bako. Bale, kung sa nakakaintindi na sa mga makina, alam nyo na yung mga basic na dapat gawin unang-una bago ka umakit sa bako. Dapat i-check mo muna lahat. Ikutan mo yung bako, tapos i-check mo lahat yung ano. Che-check mo yung mga langis na makina, tubig, hydraulic, kung nasa level ba. Tapos saka ka na ano, saka ka na akyat dito. Ayan, akyat ka dito sa ating cabin. Ayan. Ito, JCB ang gamit ko. JCB ang gamit ko. Medyo semi-electronic siya. Medyo luma na siyang modelo. Tapos, ayan, ayan siya. Ito ang ano, ito ang pinaka-lever lock niya. Ayan. Pag ito, binaba mo, makakapag-ano na siya, makakapag-operate ka na. Pag ito, ilalak mo siya. Bali, ang basic ng bako, pag magpa-practice ka, syempre, kunwari, gusto mong malaman paano yung mga galawan ng bako. Ito ang tinatawag nilang ano, sa travel niya to. Ito ang travel na to. Forward, reverse. Yan. Wala siyang preno. Forward, reverse. Sige na kayo, madumi yung ano natin, makalat. Tapos ito, ang sa breaker. Kapag naglagay sila ng, nag-install sila ng breaker doon, ito lang ang tatapakan mo. Tapos, ito, forward reverse. Bali, itong forward reverse na to, bali, kapag ikaw ay, halimbawa, ito, iikot natin siya. Halimbawa, ayon, ang, ano, ang sprocket niya nasa likod. Pag tinulak mo to, paabante. Pag ang ano, pagka malalaman mo yung hydler niya, yung bilog, yung parang ano lang, yung guide lang na bilog, ayun. Ayan. Ayan, nasa harap. Pag ito tinulak mo to, paabante. Try natin. Ayan, paabante. Pag naman hinila mo siya, kasi nasa likod ng sprocket, yan, na-atras siya. Kaya, wala kang dapat igalito. Tapos, ito, ang function naman nito, ang stick na to, ang function naman nito, swing. Kasi maraming klase ang ano, iniiba nila yung function ng mga joystick ng ano, ng bako. Ngayon, ang ano nito, ang function nito, sa Hitachi kasi, pagka ang function nito, sa standard ng mga bako ito, pag ginanon mo, kakaliwa siya. Pag ginanito mo, kanan. Ayan, kanan siya. Ikot siyang kanan. Oh. Tapos, pag ito, pag tinulak mo to, ayan, lalayo yung bakit. Ay, yung ano, extension. Tapos, lalapit yung extension. Sa Hitachi naman, kadalasan, baligtad. Pag itinulak mo siya, magsuswing siyang pakanan. Pag inila mo siya, magsuswing siyang pakaliwa. Tapos, ito naman, pag kinaliwa mo siyang ganon, lalayo naman siya. Tapos kinanan mo, lalapit sa'yo. Ganon ang mga ano ng Hitachi. Tapos ito naman, sa kabila, bali ang purpose naman nito, ito ang boom up, boom down. Pag hinila mo siya, pag binaba mo siya, down. Maingay, maingay nga lang yung ano, walang grasa, hindi nagbibigay na supply. Ito, up naman siya, up. Yan. Pag hinila mo siya, up. Yan. Down, up. Tapos, pagka kinaliwa kanan mo siya, pagka limbawa kaliwa, yung open ng bucket ay kanan. Yan, kanan. Kanan pala, kanan. Sorry. Yan. Tapos, pag kinaliwa mo naman siya, yan yung close. Yung kakain siya. Okay? Ayan ang mga basic na, ano, ng pag-operate ng bako. Tapos, ito, makaluma na siya. Ito yung sa RPM niya. Sa accelerator niya.
Kasi yung mga bagong modelo ngayon, nandito na, bilog, parang volume. Ito, makaluma. Yan. Kaya pag gumamit ka ng JCB na gantong model, alam mo na, pag akyat mo, ganito. Okay mga boss, yun na muna ang ating ituturo sa ano. Kasi basic basic na muna tayo.